Maganda tong mga exercise na to, so sinasuggest ko na gawin nyo tong exercise at least once a week, or kung kaya nyo gawin to 2 beses sa isang linggo, gawin nyo to para mas mabilis yung result. Hi guys, RJ Bautista po to and welcome to Pinoy Fitness TV. Ngayon po, bibigyan ko kayo ng 4 exercises para sa likod o yung tinatawag nilang back exercises, okay? Itong back exercises na to, mabisa to para lumaki yung likod natin, para sa mga lalaki at para naman sa mga babae para matone yung likod nyo, okay? Sinasuggest ko na gawin nyo itong exercises na to at least once a week, or kung magagawa nyo to 2 beses sa isang linggo, mas maganda at saka mas mabilis yung result. Pero bago ko umpisahan itong video, kung bago po kayo sa YouTube channel ko, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information, at saka free advice about sa fitness, nutrition, or sa diet, at saka sa healthy lifestyle. At saka nag-upload din po ako ng video once a week. Para hindi nyo po ma-miss yung video ko, i-click nyo lang po yung bell button dun po sa baba nitong video para once na nag-upload po ako ng video, manonotified po kayo. Okay? Gusto ko rin po sana i-clarify na hindi po ako doktor, hindi po ako nutritionist, at saka dietitian. At higit sa lahat, hindi rin po ako professional bodybuilder. Pero meron po akong at least 7 years background sa fitness industry. Yung 7 years background na yon at saka experience, isi-share ko po yun lahat dito sa YouTube channel ko para mag-guide ko kayo at matulungan ko rin kayo na ma-achieve nyo yung fitness goal nyo din. Okay? So, umpisa na po natin itong video. Yung una po sa lahat, yung number one na sasabihin kong exercise dito ay yung deadlift. Yung deadlift, isa yun sa compound exercises para sa likod. Okay? Kung hindi nyo po alam kung ano yung deadlift or kung hindi nyo pa nagagawa yung deadlift, meron po akong ginawang video 2 weeks ago. Para mapanood nyo po yun, i-click nyo lang po yung bilog na button dito po sa taas. Ito na naman. Or dito, basta yung bilog na button na yun, kailangan nyo i-click yun para mapanood nyo yung ginawa kong video kung paano mag-deadlift. Okay? Kasi yung deadlift, magandang exercise yun para sa likod. Hindi lang para sa likod, maganda rin yun sa buong katawan natin, sa legs natin, sa arms natin, sa buong katawan natin, maganda yung deadlift. Okay? At sa katandaan itong deadlift, hindi lang to nakaka-build ng muscle, nakaka-lose din to ng calories. Okay? Kasi yung deadlift, meron yung tatlong klase, yung tinatawag nilang conventional deadlift, sumo deadlift, at saka yung trap bar deadlift. Okay? Kung hindi nyo po alam lahat yun, panoorin nyo lang po yung video kong yun para may idea kayo kung paano mag-deadlift. Okay? Ang kailangan nyo lang pong gawin ay pumili lang kayo ng isang exercise dun sa tatlong exercises na deadlift, at saka once nakapili na kayo ng exercise dun, kailangan nyo po mag-progress, at saka once nagpo-progress na kayo, makikita nyo yung result. Okay? So, yung unang exercise para lumaki yung likod natin, para sa mga lalaki at para naman sa mga babae, para mag-tone yung likod nyo. Okay? Yung pangalawang exercise naman, ito yung row, o yung tinatawag nilang barbell row. Yung barbell row, dalawang klase kasi yun. Yung tinatawag nilang standard barbell row at saka yung pendlay barbell row. Yung dalawang klaseng exercise na yun, parehas yun ng movement pero magkaiba sila ng position pag ginagawa nyo. Okay? Explain ko po muna yung standard barbell row. Yung standard barbell row, ito naman yung position natin, nakatayo tayo ng 90 degrees tapos hawak natin yung barbell, tapos yung barbell ang gagawin natin, hahatakin natin papunta sa atin para ma-exercise natin yung likod natin. Okay? Yung pendlay barbell row naman, kaparehas din yun ng standard barbell row. Yun naman more on na nakabend tayo ng more than 90 degrees. Same din siya ng concept kung paano magbuhat ng standard barbell row, pero magkaiba yung positioning natin dito. Okay? Yung positioning natin dito more than 90 degrees. So, kumbaga, mas masyado tayong nakabend dito. Tapos, yung paghatak natin ng barbell, ganun din. Pero, ang pinagkaiba nito, yung positioning natin, saka yung hand grip natin dito. Okay? Kasi, kapag ginagawa ko itong pendlay barbell row, yung hand grip ko dito, mas wide compared dun sa standard barbell row. Pero yung target muscle nito kapag ginagawa mo to ay yung likod natin o yung tinatawag nilang lats. Okay? Ayun yung big muscle group na target nito. Pag ginagawa nitong exercise na to, itong barbell row. Okay? So, ang gawin nyo, pumili lang kayo dun sa dalawang exercises kung hindi yung standard barbell row o yung pendlay row. Pero para sa akin, personally, ginagawa ko lagi yung pendlay row. Okay? Kasi yung pendlay row, mas napifeel ko yung likod ko o yung lats ko na nag-work kapag ginagawa ko itong exercise na to compared dun sa barbell row. Pero personal preference ko lang yun. Para po sa inyo, kung gusto nyo ma-experience yung parehas, gawin nyo po parehas kung ano po yung feel nyo na mas better, kayo na lang po pumili ng isang exercise. Okay? Yung pangatlong exercise naman, ito naman yung pull-ups. Okay? Yung pull-ups, marami pong klase yon. So, ang sasabihin ko lang po dito, yung tatlong klase ng pull-ups para may idea po kayo. Okay? Yung unang pull-ups, sasabihin ko po dito, yung normal grip pull-ups. Okay? Yung normal grip pull-up, ay naman, maganda yun sa likod natin at saka sa lats din natin. Okay? At saka, mahirap tong gawin. Ito yung pinakamahirap na gawin kung gagawin nyo itong pull-ups. Okay? Yung pangalawang pull-ups naman, nasasabihin ko dito, ay yung neutral grip pull-ups. Okay? Ito naman yung pull-ups na naka
hawak tayo na magkadikit yung dalawang kamay natin tapos nagpo-pull up tayo pataas. Ito naman maganda rin to sa likod natin, sa lats natin at saka sa middle back natin. Okay? At saka yung last naman ay yung wide grip pull-ups. Okay? Itong wide grip pull-ups naman, ito naman mahirap din tong gawin para tong normal grip pull-ups, pero ang pinagkaiba naman nito, hawakan mo yung bar na mas malayo kaya siya tinawag na wide grip pull-ups, okay? Mahirap ting tong gawin, pero mabisa rin to sa likod natin, especially sa lats natin, okay? Normally, pag ginagawa ko tong mga pull-ups na to, naglalagay ako ng weights. Kasi yung extra weights kasi, maganda yon para makapag-build ako ng muscle compare sa walang weights, okay? Pero kung beginner po kayo, ito lang. Pero kung beginner po kayo, ito lang yung advice ko. Pwede nyo itong gawin itong pull-ups kung kaya nyo, pero kung hindi nyo po kaya mag-pull-up sa pull-up bar, ang sinasuggest ko yung assisted pull-up machine, okay? Di ko po alam kung meron yun sa gym nyo. Kung meron po yun sa gym nyo, yun muna yung gamitin nyo at saka para makapag-start kayo at saka para makapag-progress kayo, okay? Kung confident na po kayo na mag-pull-up sa normal pull-up bar, pwede nyo na po yung gawin, pero at the meantime, kung hindi nyo po kaya i-pull-up yung sarili nyo, yung body weight nyo, eh mag-start lang po muna kayo sa assisted pull-up machine, okay? Pero kung wala naman kayong assisted pull-up machine, ito naman yung isasuggest ko o tip ko para magawa nyo yung pull-up. Kung meron kayong resistance band, gamitin nyo yung resistance band para tulong yon para makapag-pull-up kayo. Ang gagawin nyo lang, ilalagay nyo yung resistance band dun sa bar, tapos ilalagay nyo yung paa nyo dun sa resistance band. Ang gagawin nyo naman, hapakan yung resistance band, tapos yung resistance band ay yun yung magiging guide nyo o yung help nyo para makapag-pull-up kayo, okay? Dun muna yung gawin nyo, mag-progress kayo simula dun, tapos pag nakakapag-progress na kayo, ang gagawin nyo na, tanggalin nyo na yung resistance band and makapag-start na kayo na makapag-pull up. Tapos, kung kaya nyo na yung makapag-pull up for at least 10 repetition, 8 repetition ng body weight nyo, eh pwede na kayo magdagdag ng mga weights katulad na ginagawa ko. Okay? Naglalagay ako ng mga iba't ibang klase ng weights. Yung pull ups na yun, makakapag-build nyo ng muscle at saka at the same time, bibilis din yung result natin. Okay? So, yung pang-apat at saka yung last exercise naman, ito naman yung tinatawag kong single arm row. Okay? Itong single arm row, mabisa naman to para sa lats. Okay? Ang tawag naman dito yung isolation or accessory workout. Okay? Kaya tinawag siyang isolation or accessory kasi una sa lahat, ang gagawin nyo dito, hindi ganun kabigat ang dapat yung gawin. Kailangan yung ma-isolate yung likod natin, yung isang part ng likod natin o yung isang part ng lats natin. Okay? Ginagawa ko normally itong exercise na to, itong single arm row kapag katapos kong gawin yung barbell row o yung pendlay barbell row. Okay? Ang kinaganda naman itong exercise na to ay nakaka-concentrate yung isang part natin sa likod natin katulad ng isang part natin sa lats natin para ma-engage siya at saka nakafocus lang siya dun sa isang part. Hindi siya yung buong likod natin. Kumbaga kung ginagawa mo lang yung kaliwang side, dun lang siya nakafocus sa kaliwang side, yung kanan mo walang ginagawa. Tapos ang gagawin mo, pag natapos mo na yung kaliwang side, pumunta ka naman sa kabilang side, yung kanan side naman, yun naman para makapag-focus ka sa isang side din. Okay? Maganda rin itong exercise na to kung meron kang muscle imbalance. Kung hindi nyo po alam yung muscle imbalance, explain ko lang po dito ng maikli para may idea kayo. For example, kung nag-deadlift tayo, tapos yung isang part ng muscle natin o yung isang part ng lats natin sa likod eh mahina, tapos yung isang part ng muscle natin sa likod eh malakas. Okay? So, imbalance siya, hindi siya balance. So, para maging balance siya, sinasuggest ko na yung single arm row makakatulong yon. Okay? Para magawa yon, kailangan magawa nyo to yung exercise na to ng tamang form. Okay? Sinasuggest ko naman sa repetition, gawin nyo tong repetition na to for at least 12 repetition to 15 repetition for at least 3 sets. Okay? Try nyo po muna yon at saka gawin nyo po muna kung bago kayo sa exercise na to, uulitin ko, kailangan mag-start muna kayo sa lightweight. Wag ka agad kayo maglalagay ng mabigat na weight kasi ang mangyayari niyan, yung una sa lahat, kung bago kayo dito, yung form nyo hindi magiging tama at saka kung hindi magiging tama yung form nyo, yung result niyan eh, hindi lang mag-workout yung likod nyo o yung tina-target nating muscle group. Ang pwede rin mangyari niyan eh, pwede rin tayo ma-injury. So, sinasuggest ko mag-start lang po tayo sa lightweight hanggang makapag-progress tayo ng mabigat. Huwag natin bibiglain yung muscle natin kasi once na nabigla yung muscle natin, sinabi ko nga kanina, pwede tayong ma-injure. Okay? Ayun yung pinaka ayaw natin mangyari, yung injury. Kasi yung injury, once na injured ka, ang mangyayari niyan eh mag-stop ka na mag-workout, mag-stop ka na mag-exercise at saka i-stop mo na completely yung fitness lifestyle mo. So, yung apat na exercise para sa likod, para lumaki yung likod natin, para sa mga lalaki at para naman sa mga babae, para matone yung likod nyo. Okay? Maganda tong mga exercise na to, so sinasuggest ko na gawin nyo tong exercise at least once a week or kung kaya nyo gawin to dalawang beses sa isang linggo, gawin nyo to para mas mabilis yung result. Okay? So ito po muna yung video ko ngayon. Sana po itong video ko nakatulong po sa inyo. Kung itong video ko nakatulong
po sa inyo. Sana po i-share din po natin itong video ko para din sa lahat ng taong walang alam kung paano i-workout yung likod nila o yung likod natin. Okay? Uulitin ko lang po, kung bago po kayo sa YouTube channel ko, ini-invite ko po kayo mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information, at saka free advice about sa fitness, nutrition, or sa diet, at saka sa healthy lifestyle. Nag-upload din po ako ng video once a week. Sa ngayon lang po yan, pero sa future, mag-upload po ako ng 2 videos to 3 videos a week. Para hindi niyo po mamiss yung lahat ng videos ko, kailangan niyo po i-click yung bell button dun po sa bahay itong video para once na nag-upload po ako ng bagong video, manonotified po kayo. Okay? So maraming salamat po, at saka kita-kits ulit tayo next week para sa bagong video. Okay? Thank you for watching, guys. I'm out for today. Peace!